everyone, I'm Nika Mansala from BS EdMed 2. So today, let's learn something about the history of futsal. First of all, futsal started in 1930. Mr. Juan Carlos Arriani, the creator of futsal, created a version of indoor football. Ang futsal ay similar sa sport na football dahil ang football nilalaro ito sa mga large fields, while ang futsal ay isang indoor sport. Nilalaro ang futsal sa mga basketball courts, kaya ang ibang rules ng futsal ay related din sa larong basketball. Futsal only consists of 5 players on each side. First improvised equipment natin is bola. Ang size nito is size 4. So ito yung pinaka-importanting equipment sa for the laro ng futsal kasi hindi ka makakapaglaro ng futsal kung wala kang bunda. So ito yung actual size ng bola ng futsal pero hindi ito yung actual weight. Yung weight nito is ito yung actual weight ng bola ng soccer. So ang ating second improvised na equipment is yung cone. So wala akong ng cone. So ito na lang, improvised na So ang ginagamit yung ganito para sa para mas mahasa yung footwork ng isang player. And yung original na cone, diba, is kulay orange. So kaya siya color orange kasi para mas madali siyang makita. Ang pangatlo naman is jersey shirt. So ito rin yung pinaka-importante sa isang player, kailangan meron ang jersey na komportable ka, yung makakagalaw ka, nagsisirculate yung hangin. Tapos, kailangan ang suot ng player ay iba sa suot ng kalaban. Kasi doon mo makikita pagkakakilanlan ng mga naglalaro. And kailangan yung jersey na nasuot ninyo is may number. Para nga sa pagkakakilanlan, para natawagin kung sino yung may violation or what. So, yun. Short. Kailangan sa jersey short naman is hindi sobrang stiff at hindi din sobrang luwa. Kailangan na mapag-circulate ng ice yung air sa ganito para hindi pawis na. No shoes. Importante din ito kasi no uniform, no shoes, no play. And kailangan yung shoes na gagamitin niya sa paglaro ng futsal is walang spike kasi ang pinaglalaroan nga ng futsal is yung court, bato. So, ang spikes kasi para lang yun sa sa lupa, sa field, gano'n. Kailangan din yung sapatos na isusuot nyo is hindi sobrang sikip, hindi din sobrang luwag. Yung saktong-sakto lang kasi maglalagay pa tayo ng high socks. Improvised na goal post kasi wala ka na po yung goal post na pero hindi ito yung actual height ng goal post na ginagamit talaga sa actual na naglalaro ng futsal. So nag-improvise lang kami ng sampayan and eto, ulang goal. So eto dito pumupwesto yung goalie and dito binubuli yung goal na ginagamit sa paglaro ng futsal. Yo! Thank you guys! Welcome to my channel! Tapos meron din po tayong substitution zone. Ang substitution zone, doon lumalabas at pumapasok ang mga player ng futsal. So dito, sa gitna ng dalawang bench, doon nakatayo ang keeper. So meron din tayong penalty spot at second penalty mark. So doon, gagawin ang mga fouls or kung anumang penalties na nagawa ng isang player. Dito po sa Pilipinas, ginawa din ang ilang futsal game sa Rizal Memorial Coliseum noong June 1981. So yun lang po ang part ng aming report. Thank you! Hi guys!
guys, welcome po sa vlog. I'm Danilo Lacanilaw and I'm going to discuss about the basic skills and the general rules po ng futsal. So ano po ba yung general rule ng futsal? So general rule ng futsal is composed of many things. Isa-isahin na po natin sila. One is 5v5 po siya and then may goalkeeper po. Subs on the fly like hockey, no offsides, no goalkeeper punts, no slide tackles, so bawal po yun. No throw-ins from the sidelines, kailangan po sisipahin natin siya. Team may call 1-minute timeout perhaps, so may tig-dalawa po sila. There is no overtime, injury time, or stoppage time. Teams are compromised of 4 outfield players and 1 goalkeeper. So, pag pinagsama-sama po sila, 5 po sila. The goalkeeper must wear different color jersey than the outfield players. So, iba po yung jersey ng goalkeeper natin. And then, skills naman po. Ano po ba yung mga skills na dapat alam natin sa futsal? So, first is ball control. Ball control is yung pag-control natin sa bola. Ball reception or dropping skills is yung pag-receive natin sa bola. Ball carrying, yung pag-drive natin. Pwede siyang crossover or straight. And then, ball pass. Ito naman yung pagpapasa-pasa ng mga bola because 5 players tayo, so mas maganda kung meron tayong connection sa itong isa. And then, kick on futsal, it is the act of sending the ball to a teammate. So, yun po yung ginagamit natin. So, yun lang guys. Salamat. Hi guys! My name is Noelyn Tolentino at ang topic namin ngayon ay futsal. So, ang napunta sa akin ay strategies of the game and some common training drills. Bago ang lahat, papakita ko muna sa inyo ang aking OOTD. Ano nga ba yung mga strategies of the game sa futsal? So, unang-una, kailangan magkaroon ka ng sub or kapalit at dapat effective siya. Pangalawa, dapat maintindihan at maunawaan ang futsal goalkeeper. Sa lahat din di ba ng laro, kailangan maintindihan ang rules and regulation. Pangatlo, magpa siya sa isang team parang sistema. Pang-apat, dumipensa bilang isang team. Pang-lima, humawak ka. Pang-anim, ipasa at ilipat. Sabi nga, non-stop, ang paglipat at pagpasa ng bola sa kampe. Gamitin ang talampakan ng iyong paa ng marami, at ang huli ay gamitin ang daliri ng paa. So ngayon naman ang i-discuss ko ay some of the common training drills as a follow. Unang-una, dito yung isa sa kakampi mo ay defender at ikaw yung maglalaro ng offense. Dito kailangan ng tumakbo ng 2 steps toward the goal at pagkatapos ay mag-dash backward toward the path of the pass. Tapos yung mga iba mong kakampi ay dapat ipasa sa iyo ang bola but aim it behind you. Gamitin ang iyong paa para maihinto ang bola. Tumayo ng steady at hintayin yung defender na pumunta sa iyo. Gawin panangga ang paa sa bola mula sa defender for about 3 seconds. Pagkatapos ng 3 seconds ay kailangan switch ng role, being the one who passes, defender, and offense player. So dito sa drill na ito ay nag-i-improve ng defensive skill. Pangalawa, kagaya lang po na sinabi ko kanina, kailangan ng dalawang partner. Yung isa, pass, at yung isa, defend. Tumayo ng 5 step from your partner na magde-defense. Dash 2 step pass along at pagkatapos ay tumakbo pabalik sa direksyon ng pass. Pag-control sa bola sa ilalim ng iyong paa, simulan itulak ang bola palayo sa iyong defending partner while ensuring it's in front of you. So ulitin ang step na to for 60 seconds or 10 times at swap position with your partner. So dito sa drill na ito ay naglalayong mag-improve sa pag-control mo sa bola at pati na rin sa defense. So pangatlong drill na tayo. At ang drill na ito ay nangangailangan ng parehong setup tulad ng sinabi ko kanina. Ang apat na drill na tayo, pareho ng pag-setup, ang isa ay nagpapasa, ang isa ay nagdedepensa, at yung isa ay attack. So number 5, the drill involved the same premises. And number 6, the drill focuses on the ball control as well as defense and offense. And number 7, this drill will improve the passing accuracy and comes handy in penetrating the opponent defense. Babalik na ako. Ito na ka. Yan. Baka jersey na mga face lang. Baka na mga face lang ako ng jersey. Ito na ka. I-discuss kasi yung maglapos sa inyo. Pag-aralan natin ng mga hand signals na futsal. Meron tayong mga hand signals na futsal. At yun yung pag-aralan natin ngayon. Okay. So, ito na ka. Meron tayong hand signals ng futsal. Ano nga ba ngayon? Meron tayong ito. Yung pinagay yung isang the beginning or starting, okay? Pangalawa is na referee or penalty na lang. Penalty kick na natin ang tabla. Tapos pangatlo is kick in. Ang pangatlo naman is corner kick. Panglima, double clearance. Pang-anim, 4 second count, and napapigay ka na sa mga public. So ito na ka, hindi discount ko ang video, parang makayon. Kung una isa, ito na. Paano nagsisimula ang futsal? Paano nagsisimula ang laro futsal? Ito na nga. Sa laro futsal, kailangan natin ng point. Kasi ang futsal kasi, ang laro, sinisimula nila sa pamamagitan ng cross point. Sino yung question ng arali ng hindi person? Sinisimula lang ang futsal sa pamamagitan ng point. Kaya kapag yun. Yan. Kunyari, nakili ko is tao. Tapos tao ang lumabas, yan tao ang lumabas. Ikaw ang unang, sa inyo ang unang bola. Kayo ang unang isipa sa inyo ang bola. Unless sa ano, tapos hindi sa kanila. Akin kayo ang manalo sa top score. Tapos ito yung kanila, yung sigas niya. Break out. Yan. Ganyan ang sigas sa beginning or starting game. Yan. Ang pangalaman naman is nine kick. Or penalty kick natin, penalty kick natin ako. Kasi ang nine kick na yan. Ang nine kick kasi ito yung kanila. Parang anong pagkakay lang yung isipa. Yung parang ano, tapos na pinakalay ka, sisipa ka kapag nagsulay pinakago. Break out yung isipa nga. Kasi nakakapakalaman naman ako, nine free kick kapag nagkakalaman ng penalty. Ang kabilang kulang. Parang naman yun, basketball. Sa basketball kasi, di ba? Kapag nakakawang nakakulang, kung nakakawang nakakulang, ang kabila. Kasi nila, kasi sino? Nakakawang siya, isang kapit nangyayon, sa basketball kasi, nakakawang siya, 2 shoot o kaya 1 shoot lang. Sa ako sa kasi, alam ko, isang sipa lang. Bigyan may pagsipa kasi parang nagawa lang. Tapos ito nga ang signals lang, ng direct pick or penalty. Ang nila, parang pala isang kapit nangyayon, dali nyo, or striking, okay? Kaya lang siya, yan. Pagyan lang siya, kailangan siya, yan, straight lang. Kasi naman.
Ganyan lang. Kasama ko naman ay akikin. So, ano ba? Ano nga ba akikin? Akikin kasi ito yung pasipa. Sa line. Line naman yung field. At yun lang, may pato ko siya sa akin na field. Pwede sa toon line. Sisipa ko sa pagkalo. Bako na sa line, field. Tapos ano nga ba ang physical ng akikin? Akikin kasi, pagkain yan. Yan. Yan, parang may kagulo. Yan. Akin yung akin naman, dapat ang pagkakalo. Yan. Pagkain yung kataas dito. Kataas na yan. Yan, pagkain yan. Ganyan ang physical ng akikin. Ang pangalaman naman ng mga isa yan, no? Corner kick. Ang corner kick naman ito. First ako. Yan, yan ang yung may net yung goal. Goal na din yung goal. Tapos hindi ko yung pinakadulo ng line. Ano yung line ng goal? And then yung line ng goal. Tapos hindi pinakadulo ng pinakadulo ng gilid. Ang pinakadulo kasi na, is yung mga kainan. Diba sa mga gilid, tapos ako na ilan. Meron siyang gilid, yung parang half circle. Ganyan siya, half circle. Tapos sabi niya, kailangan, masipa ko yung bola, papasok sa pinakagoal. Diba? Kasi, ayun yung pinakadulo nila ng corner kick sa pusan. Kailangan masipa ko siya sa pinakagoal, yung may net. Tapos ano nga ba ang physical zone? Ang physical zone kasi ng corner kick is neto. Yan, ganyan. Yan, ganyan. Yan, ganyan. Tapos ang pag-ibala naman yung double pilas, dito ako nilalay sa double pilas. Double pilas kasi, ito yung parang pasipa ko sa ano, pag-ibala siya ng goal line or ilang kapas sa goal line. Pasipa ko siya, ay nasa hangin. Nasa hangin siya. Tapos yung ending class dito, is pag-ibala. Ganyan yung ending class. Tapos siya yung iba. Ganyan, ganyan yung ending class ng double pilas. Yan, yan, ganyan siya. Ganyan. Tapos yung pang naman, yung pangangin is yung ano, yung force second lang. Yung force second lang is parang lang siya parang kikilang din. Kailangan, kapag kami kinahalay ka naman din, parang kikilang din siya. Isang pinakalay ka naman din. Kailangan, masipa ko siya, kapag